Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. For today's vlog ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bamboo battery cage. So ito mga ka-farmers, nagawa ko na, na-assemble ko na ito. Pero ito, kawayan lang ito. So gumawa tayo dapat ng ganito mga ka-farmers. So yan, makikita nyo. Kung gagawa kayo nito mga ka-farmers, dapat yung dito sa itaas ay medyo makapal. Kahit itong nasa gitna ay hindi na makapal, basta yung sa itaas at yung dito sa ilalim ay dapat makapal yung kanyang kawayan. Dahil lalagyan natin, dahil dito natin ipapako yung ating sahig. So sa sahig ito mga ka-farmers at ito naman yung sa taas. Kada sides mga ka-farmers dapat makapal yung kawayan dahil dito tayo magpapako ng ating mga bubong, sahig at saka yung kanilang dito sa itaas. So yan mga ka-farmers. So ito yung sukat natin mga ka-farmers. So dito ay meron tayong 14 inches. Dito naman sa kabila ay 15 inches. So hindi magkapareho yung sukat nila. So ganyan dapat mga ka-farmers. Tapos dito yung height niya is, yung height niya dito is meron ding 14 inches at sa kabila ay meron tayong 21 inches. So yan mga ka-farmers. So ito naman yung sahig sa ating kulungan mga ka-farmers. Yan. Ito bali may 10 na room ito o kwarto. So each room ganito lang kalapad yung kanilang room. Yan. So mamaya susukatin din natin ito. So sa every room mga ka-farmers ay merong medyo bakante dito dahil dito natin ilalagay itong sample ito. Kailangan nating maglagay ng vacant dito sa gitna dahil dito natin ilalagay yung kanilang separator. So yan, ganyan ang itsura niya. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung pag-demo nito. So let's go. Thank you.
So, ito na yung ating bamboo battery cage, mga ka-farmers. So, yan. Kasya dito ang isang manok every kwarto nito. So, hindi naman yan masyadong masikip para sa kanila. So, sakto lang yan sa isang manok. Sa heritage chicken. So, yan. At ito, sample natin ito. Yan, nalagay natin dito. So, ganyan kalaki ang kanyang room. So, yan. Meron ng stopper ang itlog pero hindi pa tapos ito. So, lalagyan ko pa ito ng kanilang pintuan. So, yan mga ka-farmers. See you in part 2 para matapos ko lang ito at ipapakita ko sa inyo. Hello mga ka-farmers. Welcome back. So, ngayon mga ka-farmers ay tatapusin natin itong ating ginagawang battery cage. So, wala pa itong harapan. So, meron akong nagawa dito na para dito sa harap. At saka magagawa tayo ng pinto mamaya. So, yun mga ka-farmers, i-install muna natin ito. Tapos, ready to use na ito. Let's go! Thank you.
Ito na po yung ating battery cage mga ka-farmers. Yan, na-setup na natin. So matagal na itong dapat i-setup pero ngayon ko lang na ilagay dito. Dito ang kanilang labasan ng ulo. Yan, makikita nyo. Hindi dito yung kanilang pintuan mga ka-farmers. So ang ginawa ko, nandito sa itaas yung kanilang pintuan. So ito, makikita ko. So dyan mga ka-farmers. So dito natin ipapasok yung mga manok. Yan. Pasok natin dyan. So ito yung magiging pintuan nila. So yan ang kanilang pintuan. At ang pagsisara nito ay yan, papasok lang natin ito. Yan. So yan, sarado na po yan. Yan. So ganyan lang ang ating breeding battery cage. So dito yung manok sa loob, isa lang ang ilalagay natin dito. Tapos yung kanilang ipot ay ipot nila ay mahulog dun sa ilalim dito sa lupa. Tapos yung kanilang itlog sa harapan. So hindi ito flat, medyo naitaas yung nasa likod. Kaya dito sa harapan. At meron namang stopper dito, ito. So magsasample tayo mamaya ng itlog. Etong mga manok na nandito mga ka-farmers ay example lang natin para makita nyo kung anong itsura ng ating battery layer type na cage at kung paano ito gumana. So itong mga manok na nandito ay nangingitlog na rin, ready to lay na ito. At ito yung kanilang pakainan. So dito natin ilalagay yung kanilang pagkain at saka yung tubig. So pwede nating lagyan dalawa ng pakainan para merong silang tubig at pagkain. At ito naman mga ka-farmers, yung kanina, yung poste natin ay kailangan natin balutin ng plastic para naman durable ito at hindi agad masisira. So yun ang technique na ginagamit ko para matibay ang ating poste. So makikita nyo mga ka-farmers, yan, nakaslant ang ating battery type na cage para yung itlog nila ay gugulong sa unahan. So magkukolekta tayo sa unahan nila. So yan lang mga ka-farmers, sana meron kayong konting natutunan sa aking ibinahagi. Maraming salamat sa panonood at ito na rin yung update natin o final update natin sa ating battery cage. So maraming salamat mga ka-farmers, see you in my next vlog at happy farming! Woo!